Napakaraming OFW ang nagre-request ng video na ito. Kaya gumawa ako ng research tungkol dito, tungkol sa scholarship ng OWA or OWA Scholarship Program. At tinanong ko din ang kasamahan ko dito sa trabaho dahil scholar ng OWA ang anak niya. Sobrang hirap daw talaga mag-apply ng scholarship sa OWA. Pero nag-try lang sila na magpasa ng mga requirements at sa kabutihang palad ay nakatanggap sila ng email at nagtuloy-tuloy na at hanggang ngayon ay scholar ng OWA ang anak niya na nakakatanggap ng 60,000 pesos allowance per year at iba pang mga benepisyo. Panoorin nyo ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa simpleng paraan. So, sino-sino nga ba ang pwede mag-apply ng OWA Scholarship? Base sa OWA website, guys, ang pwede mag-apply ng OWA Scholarship is yung mga dependent ng isang OWA member or ng active OFW na miyembro ng OWA. For example, yung child niya or yung anak niya. At pangalawa, guys, kung wala namang anak, pwede yung sibling or yung kapatid ng isang OFW na active member ng OWA. Na hindi dapat lalampas na edad 21 years old yung dependent na mag-a-apply ng OWA Scholarship or sa OWA Scholarship Program. Paano nga ba mag-apply ng OWA Scholarship Program or yung ODSP or tinatawag na OFW Dependent Scholarship Program? Para makapag-apply ng OWA Scholarship ang mga dependents nyo, ay kailangan nila i-provide ang mga initial requirements at ipapasa nila ito sa OWA Regional Office na malapit sa inyo. At maghihintay kayo ng feedback galing sa OWA. Huwag kayong mag-alala, guys, dahil ituturo ko sa inyo at ibabanggitin ko isa-isa ang mga requirements at mga dapat nyong gawin. Lalo na't magbubukas ang OWA Scholarship sa taong 2023 hanggang 2024. Di bali nang mahirap, guys, or maliit ang chance na makapasok ang anak nyo or ang kapatid nyo sa OWA Scholarship, pero kapag hindi nyo sinubukan ay hindi nyo malalaman. Kagaya ng anak ng kasama ko dito sa trabaho, guys, kung hindi sila sumubok na magpasa ng mga requirements na kailangan sa pag-apply ng OWA Scholarship ay hindi sana scholar ng OWA yung anak niya. So dapat, guys, subukan nyo at magtiyaga lang kayo na magpasa at mag-provide ng mga kinakailangan ng mga requirements. So, ang una nyong dapat gawin ay i-download nyo yung OWA Scholarship Form na ilalagay ko yung link sa description ng video na ito, yung downloadable form ng OWA Scholarship. At kailangan, guys, magpa-print ng 2 copies nito at isa-sign up ng dependent nyo kung sino yung mag-a-apply ng OWA Scholarship. Number 2, 2 pieces ng 2x2 photo ng dependent nyo. Number 3, proof of relationship ng dependent at ng OWA member. For example, guys, kung anak nyo, kailangan mag-provide ng PSA o ng birth certificate na galing sa PSA at dapat original copy. At kapag naman, guys, yung kapatid nyo, ang dependent nyo na mag-a-apply ng OWA Scholarship, kailangan din niya mag-provide ng birth certificate galing sa PSA pati ng birth certificate ng OWA member o ng OFW. Number 4, Form 137 ng applicant na manggagaling sa kanyang school. Number 5, proof of membership mo ng OWA kagaya ng official receipt o kaya naman, guys, ng certification galing sa OWA. O kaya naman, guys, baka pwede na yung screenshot na active member ka ng OWA kung sa OWA app ka nagbayad, pati yung payment history. Pero, guys, kung hindi naman ito pinapayagan, ay pwede naman kayo pumunta sa Polo at mag-request ng OWA Membership Certificate na katunayan na active member kayo ng OWA. Number 6, Health Certificate ng Applicant. Number 7, Good Moral Character ng Applicant na manggagaling sa school niya na pirmado ng kanyang principal. Number 8, Certificate na galing sa school ng applicant na katunayan na mayroon siyang at least 80% average grades. Pero, guys, kung graduating pa lang siya ng grade 12, ay kailangan lang ng certificate ng average ng mga grades niya mula grade 9, grade 10 at hanggang grade 11. Number 9, sworn statement or salaysay ng applicant na wala siyang pending na migrant status papunta sa ibang bansa or hindi siya dual citizen. At salaysay din na wala siyang any scholarship application. At dapat pirmado ito ng applicant at ng kanyang legal guardians. Number 10,
Kopya ng kontrata ng OFW na nakikita ang salary na hindi lalampas sa $600. Yung sa kasama ko dito guys, ang nakalagay sa kontrata niya is 1,500 dirham lang. Pero mas mataas doon yung sinasahod niya. At ayun nga, na-approve naman yung anak niya para sa OWA Scholarship Program. At after nyo makompleto ang mga requirements guys, ang sabi dito ay kailangan nyo ipasa sa regional office ng OWA or yung OWA office dyan sa lugar nyo. Pwede nyo ipa-LBC, JNT at GRS Express. At pwede rin guys sa online. At maghihintay na lang kayo ng feedback tungkol sa application nyo. At ang sabi dito guys, ay pwede nyo din sila kontakin sa kanilang Facebook page. Dahil bawat regional office ay may kanya-kanyang Facebook page. Pero guys, kung malapit naman kayo sa OWA office or sa OWA regional office sa lugar nyo, ay pwede nyo naman ito ipasa ng personal. At pumunta kayo sa mismong opisina ng OWA at pumunta kayo doon sa OWA Scholarship Program area. So ayun guys, bisitahin nyo yung description ng video na ito dahil ilalagay ko yung OWA Scholarship Program form na downloadable at pwede nyo siyang i-download. At yung mga contact details ng OWA na pwede nyo kontakin. At sana guys, pinapanalangin ko na sana ma-approve yung anak nyo sa OWA Scholarship kagaya ng anak ng kasamahan ko dito sa trabaho. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!